Gahanap ka rin ba ng bago at kakaibang pupuntahan ng buong pamilya? Tulad ka rin ba namin na mahilig sa mga discounted prices at tickets? Mahilig ka rin ba sa mga movie characters tulad ng Star Wars, Justice League, Avengers, Spider-Man, at marami pang ang iba? Pwes, tapusin mo tong video na to! First, para sa discounted prices ng ticket, nag-book nga pala ako sa Ticketwave PH. Mura kasi yung ticket nila dito compare sa walk-in. Plus, hindi mo na rin kailangan pumila pa. O siya, tara na nga dito sa Omniverse Museum, located at 4th floor, Glorieta 2, Ayala Center, Makati. Open sila daily from 10 a.m. to 10 p.m. Excited nga kami dahil kakaibang museum itong pupuntahan namin, plus first time nga din sa ganito ni Teo. Pagpasok pa nga lang namin, talagang napawaw na nga kami. Para ka talagang nasa movie dahil naglalakihan yung mga collections dito. Unang ang bubungad sa'yo itong mga nagaganda ang collections from Star Wars na movie. Ikaw na lang talaga yung hindi mapapakalala sa mga nagagandang nakikita mo. Buhay na buhay yung bawat character. Meron nga rin pala sila ditong interactive activity kung saan itetest mo itong voltage na to. Hindi ito kuryente dahil energy yung nagpapagana dito. Sa umpisa nga, hesitant pa nga kaming itry ito kasi akala namin kuryente talaga. At tingnan nyo nga itong si Teo, talagang takot na takot dahil makukuryente daw siya. Na-explain nga sa aming mabuti na energy yung nagpapagana dito at hindi kuryente. Grabe, itong character na to ng Star Wars, talaga namang natakot ako dito. Napakaganda ng pagkakagawa dahil makatotohanan. Si Tayo naman, bising-bising makinig ng story dito. Sa next namang napuntahan namin, naglaro kami ng Kinetic Sand. Dito nga sa part na to, tuwang-tuwa si Tayo. Nakalimutan ko yung tawag dito, pero nakakaaliw kasi kapag nakikita mo yung body mo na mabakat dito. Medyo nagtagal kami sa part na to dahil lahat kami nag-try. Kasi naman, lahat kami tuwang-tuwa. Una nga, hindi pinapansin ni Tayo ito, pero nasa subukan na nga namin dalawa na kung hindi na tinigilan. Tuwang-tuwa nga yan, tuwing pagkatapos namin gawin ito, ay tumatakbo na yun agad para makita yung result ng ginawa namin. Nakakatuwa nga kasi na-appreciate niya kahit itong simpleng bagay. Tingnan nyo nga kung gaano ka-excited yan. Akala ko nga tapos na kami dito pero umulit pa talaga kami kasi gusto niya pa ng isa pa nga daw. Pagkatapos, tuwing titingnan nga niya yan, ay proud na proud talaga siya at tuwang-tuwa. Itong next room na pinuntahan namin, surprise din ito pero tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Harry Potter inspired naman yung room na to at tingnan nyo naman nagagandahan din yung mga character ng Harry Potter dito. Plus, meron pwedeng gawin na activity yung mga kids dito. Etong area nga pala na to ay pwede din pala maging events place. O diba, nag-enjoy ka na, nakapasyal ka pa, ang ganda pa ng lugar. At nagsa-celebrate ka pa kung ano mang special occasion yung isa-celebrate mo dito. Merong long table at chairs dito dahil pwede nga maging events place tong part na to. O diba, nakakatuwang isipin kasi magsa-celebrate ka ng kung ano mang occasion sa kakaibang place din. May bagong idea na naman para sa next party. Ang kinaganda nga dito sa Omniverse Museum ay naglalakihan yung mga character. Kaya naman buhay na buhay yung datingan. Dito nga napagod na ata to si Teo kasi dumiretso na agad siya dyang umupo. Pero saglit lang talaga dahil nagpa-picture lang siya dyan pagkatapos umalis na rin siya. At syempre hindi rin ako nagpahuli. Iba't iba nga pala yung itsura ng mga room dito at iba't iba rin yung mga laman na surprise sa loob. Sigurado ako kung nandito kayo ay talaga mabubusog yung mata nyo. At tulad namin, hindi nyo rin alam kung ano yung uunahin. Dito naman sa part na to, makikita mo yung evolution ng Superman. Iba't ibang itsura at version ng Superman. Kaming mga adults ay mangang-manga sa manikita namin dito paano pa kaya yung mga kids. Dito naman, sa room ni Wonder Woman ay merong interactive activity. Saan pwede kayo dito maglaro ng sand. O diba, pati kami mga kids at heart ay nag-enjoy din. Isa pang maganda rito sa lugar na to ay merong guide na nag-e-explain ng bawat history ng character. Tulad na lang nung kay Wonder Woman, doon ko lang nalaman na ginawa pala siya sa sand, kaya pala yung interactive activity dito ay sand. Isa pa nga makinaganda nitong Omniverse Museum ay life-size yung mga character dito. Tingnan nyo nga ito, mga character ng Justice League ay talaga namang naglalakihan. Next naman pinuntahan namin itong Batcave. Alam nyo ba yung owner ng museum na to na panalunan pa itong costume na to ni Batman sa auction? O diba, talaga naman nag-invest yung owner nito. Dito nga sa bathroom ay meron mga activities na pwede nyong gawin. Yung nilalaro namin dito ni Teo talaga nakakatuwa yan kasi pati ako naaliw sa part na yan. Kailangan mo nga lang na mahabang pasesya kapag nandito ka, lalo na yung mga toddler natin. Siguradong matutuwa sila dito, plus malawak pa yung place ng room na to. Kalimutan ko yung tawag dito sa next room na pinuntahan namin pero dito tuwang-tuwa din kami. Meron silang magnetic activity dito kung saan mag-ground kapag dumikit sa wire. Aliw na aliw nga kami dito
dito. Kaya lang, medyo maingay siya kapag dumidikit. Kasi nag-a-alarm, kaya kailangan careful ka talaga para hindi maingay. O, diba? Feel na feel pa nga yun ni Teo dahil nagsulod din siya ng laro dito. Next naman, dito naman tayo sa room ng Avengers. Makikita nyo nga rito, iba't iba yung character ng mga Spider-Man plus yung mga life-size character na kasama sa Avengers. Alam nyo ba, dito sa part na to, talagang nasabi ko na lang, naku, hindi nakakasawang pumunta rito. Parang gusto mong balik-balikan dahil nag-e-enjoy hindi lang yung mata mo. Nag-heal din, pati yung inner child mo. So, parang nakaka-amaze yung mga character dito. Parang ayaw mo na lang munang umalis at gusto mo na lang silang titigan. Next room na pinuntahan namin, ito yung isa sa pinakamalaking room na napuntahan namin dito. Sa pagkakatanda ko nga, ay pwede rin maging events place tong lugar na to. Nandito rin yung pinakamalaki at pinakamahal na character dito. By the way, sobrang laki nga pala ng museum na to, kaya naman talagang siguradong mapapagod ka kakalakad. Kaya dito sa room na to, pagpasok namin, nagpahinga muna ako habang nag-iikot yung mga kasama ko. Meron silang sofa dito na pwede muna kayo magpahinga. Merong part ng room na to na maraming books, hindi ko lang natanong kung pwede mong hiramin para makapagbasa-basa. At kung pupunta nga kayo, alam nyo na yan. Alamin nyo na lang para sa akin. At eto nga, nasa last part na nga kami ng museum. At dito naman makikita mo yung mga horror character. Tuwang-tuwa nga si Teo, imbis na matakot, ewan ko talaga dito sa batang to. Anyways, inabot kami ng 3 hours kakalibot dito sa buong museum. Pero feeling ko, bitin pa rin kami sa sobrang ganda ng lugar na to. O siya, kung nagustuhan mo nga itong tour na ginawa ko dito sa Omniverse Museum, alam mo na yan, mag-book na rin kayo sa TicketWaitPH. Click nyo lang yung link sa comment section o kaya sa caption para ma-direct kayo sa website. And use my code para meron pa kayong additional discount. O diba, talaga namang ang bongga, plus hindi ka napipila pa ng mahaba. O siya, ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na yung iyong buong pamilya at mag-book ka na dito sa TicketWaitPH. O siya, tara na dito!